Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa mga miyembro ng Malacañang Press Corps. Over the weekend, we have been making important announcements due to the recent developments with regard to the new COVID-19 variant, which the government has been monitoring closely. Yesterday, Sunday, the Interagency Task Force, or IATF, was convened and approved several resolutions. Una, inaprubahan ng IATF ang paglagay sa Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, at Italy sa ilalim ng Red List simula November 28, 2021 hanggang December 15, 2021. Bukod pa sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, at Mozambique na una na nating inanunsyo noong Sabado. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi pinapayagang makapasok ng Pilipinas ang lahat ng mga pasaherong galing sa Red List sa loob ng nakaraang 14 na araw, anuman ang kanilang vaccination status. Tanging mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas via government-initiated or non-government-initiated repatriation at bayanihan flights ang pinapayagang makapasok. At isa sa ilalim pa rin sila sa umiiral na protocols sa entry, testing, at quarantine para sa Red List countries, jurisdictions, or territories. Sa mga pasahero naman na in transit na and all those who have been to the above mentioned Red List within 14 days immediately preceding arrival to the Philippines, who arrive before 12:01 a.m. of November 30, 2021, that's about 12 hours from now, pinapayagan silang makapasok sa Pilipinas subject sa entry guidelines. Ngunit, kailangan nilang sumailalim sa facility-based quarantine sa loob ng 14 na araw with testing on the 7th day, with day 1 being the date of arrival. Kahit na magnegatibo ang resulta ng kanilang RT-PCR test, 14 days pa rin sila facility-based quarantine. Sa mga pasahero naman na dumating na sa Pilipinas bago pa ang November 28, 2021 at kasalukuyan na nagka-quarantine, alinsunod sa classifications ng kanilang country of origin, as the case may be, kailangan nilang sumailalim sa kanya-kanyang testing protocols at sumunod sa pinatutupad na quarantine rules. Sa mga pasahero naman na kasalukuyang nasa biyahe pauwi ng Pilipinas mula sa mga bansang aking binanggit, Pilipino man o dayuhan, hindi sila maituturing na galing sa mga bansang iyon kung sila ay namalagi lamang sa airport, hindi lumabas at hindi na-clear for entry ng immigration authorities doon. At pagdating sa Pilipinas, kailangan pa rin nilang sumunod sa pinaiiral na testing at quarantine protocols. Pangalawa, inaprubahan din ng IATF ang pansamantalang suspension ng testing at quarantine protocols for countries, jurisdictions, and territories classified as green. Ito ay effective immediately hanggang December 15, 2021. Maliban sa mga bansang classified as red, ang testing at quarantine protocols para sa lahat ng inbound international travelers in all ports of entry ay kailangang sumunod sa testing at quarantine protocols ng yellow list countries. Sa pasahero mula sa green list na dumating bago ang November 28, 2021, isa sa ilalim sa kanila ang quarantine protocols na ating pinapatupad base sa kanilang country of origin upon the date of their arrival. Pangatlo, inaprubahan din ng IATF kahapon ang pansamantalang suspension ng IATF Resolution Number 150-A Series of 2021 providing for the entry of fully vaccinated nationals of non-visa required countries under EO Number 408 Series of 1960 as amended from green list countries, jurisdictions, and territories. Fourth, dahil itong Omicron variant ay na-designate
bilang variant of concern. Pinalakas at pinaiigting na natin ang local response laban sa COVID-19. These include strongly enjoining local government units to heighten their alert for increasing and clustering of cases and emphasizing the need for active case finding to immediately conduct contact tracing and isolation of cases detected from case surveillance among the community, including domestic and international travelers, and to use RT-PCR testing in order to allow for whole genome sequencing of collected samples. Fifth, inaasahan mula sa mga regional epidemiology and surveillance units ang pagpapaigting at pagtitiyak sa mass targeted na pagpili ng samples na sinasailalim sa genome sequencing. Nararapat ding matugunan ang bumababang bilang ng submissions mula sa mga laboratories, lalo na sa mga sumusuri sa mga domestic at international travelers. The Bureau of Quarantine and the Department of the Interior and Local Government, or DILG, with the local government units have been directed to identify and locate passengers who arrived within 14 days prior to November 29, 2021, from countries classified as red, and require these passengers to complete quarantine under a home quarantine setup for 14 days from date of arrival and undergo RT-PCR if symptoms develop. LGUs and the DILG are further directed to ensure strict implementation and adherence to the prevent, detect, isolate, test, reintegrate strategy and adherence and compliance to minimum public health standards with the directive given to the Philippine National Police to enforce MPHS compliance. In addition to this, the Department of Health is directed to ensure that our health system capacity is prepared to address increase of COVID-19 cases, if any, while the sub-technical working group on data analytics is directed to begin preparing models to show the potential impact of this Omicron variant to the prevailing protocols and approvals of the IATF.